Oh, subscribe lang kayo rito and press the bell button for notification. Yes, bakuna po, baby. Yan, ikaw lang, baby. Okay, okay. Ikaw lang, baby. Okay, okay. Okay, okay. Okay, Okay. Ibi, base ito. Ano tanong? Ano po ang kwento rito ngayon sa nangyayari sa vaccination ng 5 to 11 launching? Thank you. Well, siyempre excited kami sa mga nanay, sa mga tatay na gustong proteksyonan yung kanilang anak through vaccination, especially itong 5 to 11 years old. As you all know, modesty aside, the city of Manila reached our minimum goal in vaccinating our 12 to 17 years old population. And we continue to do so. Hanggang ngayon, nagbabakuna pa rin tayo sa 12 to 17. Pero siyempre, nagre-request din yung mga nanay, yung mga tatay na kung po pwede, yung below 12 years old. No? Eh, ngayon naman, ito yung araw na dumating yesterday, yung bakuna sa Pilipinas. At ito yung unang araw na babakunahan na yung ating mga 5 to 11. So, kung excited yung mga parents, excited din ako as a parent dahil yung bunso ko na mababakunahan na rin siguro tomorrow or the day after tomorrow, mauna muna kayo. Second, siyempre masaya ako para sa mga taga-Maynila kasi alam namin na yung naging data ng impeksyon noong Enero ay maraming bata ang na-impeksyon, no? Kaya maigi nang maging handa sa mga darating pang araw at hindi natin alam. Baka mamaya magkaroon na naman ng panibagong variant, no? Kasi hindi naman napipigilan yung mutation noong virus. But for the meantime, salamat sa Diyos. Medyo matagal-tagal na natin nakakasama si Omicron. At sana ganoon na lang. No? Kasi ayon sa mga pag-aaral ng mga doktor, while it is true na makapit, madaling may transfer si Omicron, pero mahina naman ang tama sa katawan. Well, for so many reasons to assess it. One, most of the people are vaccinated, which will help fight the infection. Second, baka nga mahina talaga yung Omicron. But just the same,
COVID-19 is a deadly virus. It kills people. Alam na natin pare-pareho yun. So, ang pinakamabisa talaga ay makinig tayo sa mga sinasabi ng mga siyentipiko, expert, espesyalista, doktor, at mga kinikilalang regulatory agencies ng ating bansa at organisasyon ng mundo. In this case, World Health Organization. So, we're very happy and grateful to DOH na ang mga taga Maynila ay mababakunahan. Ngayon naman, umasa din kayo kung ano ang naging policy namin dati pa, open policy. No? Bakunahan ang gustong bakunahan sa lalong madaling panahon. Proteksyonan ang kaya nating yakapin hanggat kaya nating yakapin. Itong nangyayari sa Manila Zoo ay nangyayari rin sa bagong ospital ng Maynila. At mangyayari rin sa mga malls a few days after, then eskwelahan a few days after, then mga health center. So simultaneous ulit, massive. Ngayon naman, ang nagparehistro na sa Maynila is about 15,000, 5 to 11 years old. So meron na tayong at least mapagsisikapang maproteksyonan sa lalong madaling panahon. With regard to 180,000 target ng Maynila, tungkol naman sa 12 to 17, eh nasa 200,000 plus na kami na nabakunahan sa 12 to 17. And we will continue to vaccinate. Yun naman ang para mapapanatag kayo. The vaccines will be made available and easy access ang aming direksyon and open policy. Kung sino may gusto, mabakunahan natin sa lalong madaling panahon. Follow up lang ko, Secretary Duque. Ito pong bakunahan dito sa Manila, so pinupolitiko to eh. How safe bilang ano po, health authority, how safe hindi ang bakunahan dito? Baka akala ng mga kinakalat nila, hindi daw safe dito. Magsalita nga po kayo. Yung akin pagdating dito, kasama ko si Yorme, at iba pang mga opisyal, ay nangangahulugan, ay ligtas ang bakunahan dito sa siyudad ng Manila. At talagang pinaghandaan dito ng mga opisyal ng Maynila, andyan, of course, si Yorme, ang kanyang doktora na ikalawang mayor, no, si Honey Lacuna Pangan. So, yan po ay huwag natin na pagdudahan. Dahil talagang maganda ang na sistema ng bakunahan, properly spaced yung mga bata, ang mga magulang, at lahat po ng mga kagamitan ay malilinis, may alcohol, may bula, ha? Lahat po yan, ang bakuna natin, first class siya, no? Wala ka problema. Kanya, huwag po tayong maniwala sa mga sabi-sabi ng iba pong mga tao. Kahit na saan pa man sa buong Pilipinas, lahat ng atin pong vaccination centers ay ligtas po at maayos po ang sistema. Okay. Wala lang masabi. Good afternoon po, Secretary. Marita Muwahe po, Philippine News Agency. Sek, tanong ko lang po kung ilan po ang target number natin ng 5 to 11 years old na babakunahan nationwide. Nationwide po, ang atin na pinupuntirya, mga 15.6 million. At ang atin po, ayan po yung lahat-lahat na, no? Pero sa unang milestone, yung una po natin na mababakunahan ay si 30% po. This is equivalent to about 11 million 5 to 11 years of age na mga bata. At dito naman sa NCR, 1.7 million ang atin pinupuntirya, ang lahat-lahat na 100%, pero 70% sa unang pagkakataon, kung gagawin muna natin, that is 1.2 million children. Sec, nagkaroon po ng delay twice sa pagdating po ng low-dose reformulated Pfizer vaccine. How can we assure na magtutuloy-tuloy ang pagdating para po masustain natin yung vaccination for 5 to 11? Yan naman ay nakalagay yan doon sa ating kontrata. So, wala naman magiging problema. Wag lang kung magkaroon ng parang mga logistical problems na nagkaroon ng pag-antala, ano, na delay. Pero, by and large, wala naman na problema sa supply.
So, yun ang aantayin natin. Ang alam ko po, mga 30 million doses yan. Kasi nga, 15 million, eh, dalawa, 21 days apart. So, that will be about roughly 30 million doses. Kaya, Mayor Isko po, kanina nabanggit ninyo na yung anak niyo mismo ay nagkaroon o na-infect with COVID-19. Pero still, kahit nakaliwanag nyo na, no, marami pa rin yung hesitant na magulang at natatakot pa rin pabakunahan yung kanilang mga anak. Baka meron kayong gusto mo sabihin sa kanila bilang ikaw isang magulang mismo na nakaranas na ma-infect ang anak. Well, I really respect the decision of some parents. Kasi, siyempre, ang may tangan-tangan ng responsibilidad sa kanyang mga minor de edad na anak ay ang magulang. Katulad ko naman, ako'y magulang din, no? Mas mamabutihin ko na mapakunahan yung anak ko kasi ito naman ay base rin sa siyensya o mga panawagan at pagbibigay ng garantiya sa atin ng mga doktor. So, I would rather listen to them than to some individuals na maybe ayaw lang talaga nila lang bakuna. We respect that. But just the same, ako, ang panawagan ko sa mga magulang, lahat naman po ng bagay may risk. No? May risk. Tolerable risk, high risk, or no risk, or I mean low risk. No? But in this case, ang pinakamatinding risk na kakaharapin natin sa experience namin ng pagmamanage ng COVID is yung experience na nakita namin sa isang infected individual. Kung gano'ng kahirap ang tinatamasa na pagsubok ng isang severe patient at kung gano'ng kasama ang itsura ng isang critical patient na infected ng COVID. So, we've seen it. The data will confirm it. So, these are the things na ayaw natin mangyari sa mga mahal natin sa buhay. And that includes our minors. So, ang maganda naman, kung meron mang buting idudulot, at the very minimum, na idudulot ang bakuna is may additional tayong protection. Hindi man tayo mabigyan ng garantiya na hindi tayo magkaka-COVID kahit bakunado na tayo, pero at the very least, nagka-COVID tayo dahil bakunado tayo, meron tayong pandagdag na panlaban sa panganib na ibinibigay ng impeksyon ng COVID-19. I, for one, ako mismo, I can attest to that. Noong ako'y nagka-COVID, no, bakunado ako. At ang unang mga scientificong instrumento na ginamit sa akin, nagpakita ng magandang sitwasyon. So, while it is true na may mga symptoms ako, lagnat, konting ubo, walang panlasa at walang pangamoy, at medyo may sakit-sakit ng kalingki, mga duktungan, no? Pero nung sinasat yung baga ko, malinis. O, yun yung unang gabi. Nung ikalawang gabi, malinis ulit. At sa awa ng Diyos, natapos ko yung particular na time, o prescribed time, na ligtas ako. So, yun yung inahabol natin ngayon. Na maaari pa rin tayo magkaroon ng infeksyon, pero ang gusto ng pamahalaan, protection sa tao. Kaya vaccination is the solution for us to get extra protection. So, sa akin, ulit-ulitin ko, mas makikinig ako sa pamahalang aking kinabibilangan, mas makikinig ako sa mga siyensya, mas makikinig ako sa mga sertifikasyon ng regulatory agencies ng bansa at ng mundo. At mas makikinig ako sa mga doktor at espesyalista na nagbibigay naman ng kapanatagan sa atin na ang bakunang ito ay ligtas para sa lahat, and that goes to our minor or mga minor de edad na anak. Just on my partner.